Biktima ng paputok sa Cebu City Medical Center. Isang classroom naman sa lungsod ang nasunog dahil umano sa quitings. May live report si Alan Domingo ng GMA Cebu. Alan. Yes, sir, Ria. Happy New Year. Mapayapa naman ang pagsalubong ng bagong taon dito sa Cebu. Ito maliban lamang sa ilan natin mga kababayan na tinamaan ng paputok. Ito'y kahit sa paulit-ulit na paalala ng Department of Health kontra paputok. Aabot na sa 9 katao ang nabiktima ng paputok na dinala sa mga pagamutan simula pagkagabi hanggang kaninang madaling araw. Kabilang na ang 9 taong gulang na si Bernie Ermac ng Mandaue City na naputulan ng mga daliri matapos pinulot ang inihagis na paputok. Ganito din ang nangyari ng 44 na taong gulang na si Tomas Jimenez sa bayan ng Balamban matapos maputukan ng whistle bomb ang kanyang kamay. Samantala, Ria, nasunog naman ang isang classroom ng Pardo Elementary School dito sa Cebu City sa pagsalubong ng bagong taon. Pinaniniwala ang isang firecracker o quitis ang sanhi ng sunog, bagamat patuloy pa rin ang imbisigasyon ng Cebu City Fire Department sa naturang sunog. Yan ang latest mula dito sa Cebu City, Ria. Alright, Alan, may mga kaso ba tayo ng stray bullets? Wala naman. So, Ria, so far sa monitoring natin simula pa kahapon hanggang kagabi, kaninang madaling araw, wala pa namang naitalang kaso ng stray bullet dito sa Metro Cebu, Ria. Alright, yung bilang na nabanggit mo, no, ito ba ay good news para sa ating mga doktor? Bumaba ba ito o tumaas kumpara sa noong isang taon, Alan? Base din sa pahayag ng ating mga doktor sa mga pagamutan na pinuntahan natin simula kahapon, ito'y bahagyang medyo tumaas compared sa mga the same period last year, Ria. Alright, maraming salamat Alan Domingo ng GMA Cebu at Happy New Year sa inyo.